Sa puntong ito, makakausap natin si Colonel Bong Nebria, Traffic Chief ng MMDA sa EDSA. Magandang tanghali po sa inyo. Sir Rocky, magandang tanghali po sa lahat ng ito si Kuybay. Kumusta po yung sinasagawang dry run ngayon? Ilan na po yung nahuli natin? Sir, patuloy pa rin po namin sinasagawa yung dry run, panghuhuli po ng mga provincial buses na nag-load and unload sa buong kahabaan po ng EDSA. Sir, bali ngayon, nakaka-11 na po kami. Nagsimula po kami kaninang alas 5 dyan sa West Avenue. Tumuloy po kami ng Ortigas. Tumuloy po kami ng sa Boni, then Ayala, umikot po kami ng Magallanes, nakaka-11 na po kami. Kanina po kasi naobserbahan ng mga kasama namin dyan sa may EDSA na may mga enforcer na hindi nagpinapatupad yung dry run kanina, hindi hinuhuli. Pero anong adjustment na ginawa nyo ngayon? Isa yan, sir, kung bakit, isa yan sa mga dahilan kung bakit ako napasugod sa Ortigas. Nagtataka ako kung kanina din nakuha yung instructions na yun. Tinatanong ko, sino nagsabi, hindi po naman nila mga pangalanan sa akin. Ang sa amin po, na-briefing na po yan kahapon pa, nasabihan na po sila kaninang umaga, sa briefing kaninang umaga bago po sila i-deploy. So nagtataka po ako bakit may mga pagbabago mga instructions sa ganyan na hindi ko alam. But then again, na-correct naman po natin. Binigyan ko ulit sila ng instructions na kung may mga pagbabago, ipaalam sa akin para sa ganun. In sync po kami, pare-pareho po kami na pinapatupad. Isa rin po yan, sir, kasi may mga provincial buses, sir, na may city operations, then extended po yung praktika nila o tawagin, ano. So, dyan, nagkakaroon din po ng kalituhan dyan kanina, dyan din po sa area ng Ortigas, kasi nga dyan po talaga nagbababa yung mga buses na yun. Ang sinasabi ko sa nila, pag provincial ka, ngayon, kung may excess ka ng city operations, pagdating mo ng EDSA, dapat city operations ka. Ibig sabihin, kung saan nagbababa at nagsasakay yung mga bus stops, designated bus stops natin, kasama sila sa segregation, kasama sila sa yellow lane, lahat po yan, it will come into play. Hindi ka pwede na, hindi, provincial bus operations ako, hindi, city bus operations ako, hindi pwede ganun. Once you touch down on EDSA, kung city operations ka na lang. Pag provincial ka na lang. Opo. Pati po yung mga bus company, syempre, naabisuhan na rin tungkol dito sa inyong finally pagpapatupad dun sa pulisya dyan po sa EDSA. Tama yung sarabi, ano? Matagal na po itong usapin na to. Siguro 3 linggo bago po natin ipinatupad to. Nakausap na po sila ng aming Assistant General Manager for Operations, si General Boyet Almadin. Matagal na po na pag-usapan yan. Kaya nagtataka po kami nung kalina po, nung sinita namin yung mga drivers, at sinasabi po nila, sir, hindi namin alam eh. Hindi namin alam. Halos lahat po ng kadahilanan na nirarasom nila sa amin, ay hindi po nila alam. Eh sabi ko naman, inaalam nyo kasi yung mali, ayaw nyo alamin yung tama. Ano? Eto naman sir, ulitin ko lang po, hindi po ito bagong pulisiya ng MMDA. Actually, dapat to kahit walang abiso, pinatupad na lang namin. And yet, we gave them ample time to disseminate and cascade this to their drivers. Ano? Pero yung pa rin ang dahilan kanina, hindi po nila alam. But then again, sir, yun nga, marami na ngayon, marami na nakakaalam. Kanina, nandiyan kami sa Magallanes, pag nakita na po yung enforcers, talagang hindi na po nagbababa. But then again, nakakahuli pa rin kami ng dalawa dyan. Ano? Yun nga lang, sir, ang sinasabi nga namin, tama na po yung cut and mouse. Ito po ay hindi lang issue ng traffic, kundi issue rin ng kaligtasan. Nakikita niyo, kung makikita niyo lang po, sir, kung paano po hinahabol ang mga pasahero itong mga buses na ito, kung saan po sila binababa. There's really an issue of safety also. Bukod po sa paninikit dun sa mga driver, makakakuha din ho ba ng love letter ang mga bus companies mula sa MMDA para dun pa lang sa umpisa, sa station pa lang, masabihan na yung kanilang mga driver? Sa amin naman, sir, ano, no, hindi na po namin kailangan na sunatan pa yan isa-isa. Sinasabi na po namin, open naman po yung communications namin with their organization. With kahit individual bus companies, ano po, yung opisina po ni General Almadin, may direct number po sila ni General Almadin para po sa mga katanungan, yung pagpapaliwanag na kailangan gawin, may direct line po sila kay General Almadin. So ito po yung ginagawa namin to give them access to us para mapag-usapan po yung mga polisiya na ito. At para naman po dun sa mga pasahero, para lang malinaw, kapag kayo biyahing probinsya, ano po yung mga dapat nilang gawin at puntahan kung south o north yung biyahe nitong mga probinsya mga pasahero? Alam niyo po, yung mga kababayan natin, meron na po silang kanya-kanyang tilatangkilik ng mga bus companies going to their provinces. Ano? So, alam naman po nila kung nasan po yung mga terminals niya. Kasi kadalasan po yan, sir, pinababa muna sa terminal, tapos pupunta, for example, may Pasay,
Then pupunta ulit sa Cuba, may bus terminal din sa Cuba, doon po mag-e-end yung, ano, yung ruta nila, no? Alam naman po ng mga kababayan natin yan. Pero ang sabi nga lang po natin sa ating mga commuters, yung mga provincial commuters, na ito po ay sinasagawa natin para sa kaayusan, kaligtasan ng bawat isa. Mm-hmm. Para lang po talaga malinaw, so dumiretso na lamang po sa mga talagang designated terminal. Ito mga pasero, at huwag nang magbakasakali dyan po sa EDSA na magabang ng mga provincial buses. Tama po yun, Sir Rati. Actually, sila rin po naman na pipermisyon niya na wala po magsasakay sa kanila ng mga buses. Marami na rin po kasi dyan, sir, yung mga ano lang, yung mga regular commuters, for example, they, during their day off, doon po sila uuwi ng probinsya. Ang opisina po nila, nandiyan lang sa Ortigas, pupunta na lang sila dyan sila sasakay, papunta pa uwi ng bahay. Maling nakasanayan po, parang akala nila tama na. So, ngayon, ito po natin kinokorekto. At bagamat kakaupisa lang kanina, may nakikita na ba kayong epekto? Sir, ang epekto po talaga nito, you cannot see this overnight. Ano? Pero the thing is, we're just putting this policy back for everybody to follow. Mm-hmm. Commuters at bus drivers alike, na ilagay na natin sa tama. Tama, sir, siguro meron ano, nakaligtaan, napabayaan, ilagay niya ng pansin, itong polisiya na to. But now, iniisa-isa na po natin yung ano, pagsasaayos ng EDSA. At isa po ito sa nakita namin na kailangan po natin. Ano po mensahe natin doon sa mga pasahero na nagsasabi na na-inconvenience sila dahil dito sa pulisiyang ito? Bagamat, again, nabanggit nga ninyo, nakasanayan nila kasi yung mali. At doon sila naging komportable na. Pero ngayon at tinatama po ninyo, ano po yung mensahe nyo sa kanila? Pasensya po, no? Talagang humingi po kami ng pasensya kung na-inconvenience kayo. Sa amin naman po, pili po namin isinapubliko itong mga panghuhuli na to. We did a lot of public information campaign, radio, diaryo, TV, lahat na po, pati social media. We advise the public accordingly. Pero kung hindi nyo po nalaman at na-inconveniente kayo, pasensya na lang po. Pero ito po isa sa mga bagay na kailangan natin gawin para maisaayos natin po yung EDSA. Mm-hmm. Para naman po sa ating mga bus drivers, hindi na lang po natin kung anong tama. Kung ano yung nakasaad sa praktisa natin, yun na lang po ang ano, sundin natin. At huwag na po tayo lumabag na kung saan po tayo nagbababag ng sasakay anong EDSA. Mm-hmm. At kung meron po mga complaint o suggestions din na yung mga pasahero, po pwede po nila kayong makausap or pwede silang kumontak po sa inyo? Sir, meron po kaming Facebook page, meron po kaming Hotline 136. We are open to suggestions for recommendations. That's part of the people empowerment that we are encouraging. Ito po ang mga bagay na to. Even the media, we are asking the media kung meron po kayo nakikita na maaring hindi po namin nakikita, nakaligtaan namin po, please advise us. Kasi we can only do this if everybody will cooperate, if everybody will participate. Mm-hmm. Panghuli na lamang po, kukunin ko na rin siguro yung pagkakataon, kumustahin ko lamang po yung traffic dyan po sa may kahaba ng EDSA. Bagamat marami kahapon pa nagbalikan mula sa probinsya, ngayon po ba may nakikita pa kayong mga pagsisikip ng trapiko sa anumang areas? Actually, sir, nakaikot na po ako ng mag-realize. No? So far, maganda naman po yung daloy ng trapiko. Kanina lang po, medyo talaga nagkaroon tayo ng build-up. Inaasahan naman po natin to dahil meron nga po tayong mga kababayan na talaga po nag-maximize ng bakasyon. Province to work po ang ginawa. Talagang minaximize. Ano? So nakakita tayo ng mga pagbibigat. At saka, Sir Rafi, tandaan po natin, nilift po namin ang number coding ngayong araw na to para bigyan daan yung mga kababayan nga natin na talagang up to the last minute in-enjoy ano, yung mahabang bakasyon. So, we understand that. So, that's why we listed the number coding. Ang ano lang po talaga, konting sacrifice lang po dahil may karagdagang 20% sa mga volume natin dyan sa EDSA ngayon. At kailan po magre-resume yung number coding? Tomorrow po. Tomorrow na po. Balik na po tayo. Wala na po listing ng number coding tomorrow. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Sir Rabi. Mabuhay po kayo. Si Colonel Bong Nebriha, Traffic Chief ng MMDA sa EDSA.